Magandang balita sa ating mga Gilas Pilipinas supporters dahil isa ng Filipino, si Ivorian Ange Kwame, pagkatapos pirmahan ni Pangulong Duterte ang batas ng kanyang pagiging isang naturalized player. Emosyonal ang reaksyon ni Kwame sa development na ito. Ano nga ba ang susunod na proseso, ang kanyang pagdadaanan, at makakapaglaro kaya siya sa third window? Kamustahin na rin natin si Remy Martin. Tara sa mga pag-uusapan natin sa ating featured video for today. Ngunit bago po ang lahat ay salamat sa pag-like at pag-subscribe sa ating channel. Sa mga hindi pa po nakasubscribe ay pakiclick lang po ang subscribe button at pati na rin ang notification bell icon para updated ka sa ating mga future uploads na kagaya nito. Finally, akababayan, yan ang magandang balita ngayong araw para sa ating pinakabagong naturalized player na si Ange Kwame. Formal na kasing nilagdaan ni Pangulong Duterte ang Republic Act 11543 na nagsasabatas sa kanyang naturalization. Ang sipag at tiyaga ni Ange na since last year pa nagtitraining with the Gilas Pool ay nagbunga ng maganda, kaya naman nagpapasalamat siya sa lahat na nagsulong ng kanyang naturalization. Dadaan si Kwame sa final steps na required ng FIBA bago siya tuluyang makapaglaro para sa ating national team. Sa mga nagtatanong kung aabot ba ito sa third window, well, tiwala naman ng SBP na makakapaglaro siya dito maging sa Olympic qualifiers sa Serbia. Si Kai Soto na nga lang ang inaantay para makumpleto na ang Gilas Pool na papasok muli sa loob ng Spire Sports Academy sa May 22 pagkatapos ng isang linggong mini break para ipagpatuloy ang kanilang build-up para sa third window. Indeed ay very good news ito para sa Pilipinas basketball. And with the likes of Dwight Ramos and Kai Soto also committing to be part of our national team, tiwala ko na mas magiging malakas ang tsansa ng Gilas Pilipinas sa mga darating na international basketball tournaments. Samantala, si Remy Martin ay nag-commit sa Kansas, ngunit na natili pa rin ang plano na sumama sa 2021 NBA draft process. Ayon sa isang report ng The Athletic, ay tinitimbang pa ni Remy ang kanyang mga options dahil sa hindi niya pagkakasama sa mga 2021 NBA mock drafts. Ayon pa sa kanila ay kahit na decent ang naging performance niya sa Arizona, ay nanatiling wala siya sa mga mock drafts, ngunit posible pa rin daw na makakuha ito ng two-way contract sa NBA. Wala na nga daw siyang kailangan pang i-prove sa paglalaro niya sa NCAA at hindi na ma-excite ang mga scouts na makita siya doon with an inconsistent perimeter shooting. Ang kagandahan lang kung magpapatuloy siya sa Kansas ay ang tsansa na makapaglaro siya sa Final Four na hindi niya naranasan sa Arizona. Well, all the best para kay Remy Martin sa patuloy niyang pag-abot sa kanyang pangarap, and hopefully, one day, makita rin natin siya na suot ang ating national colors.